Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon ang kanilang pagtatapat. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang matinding bardagulan tayo ngayon. So eto nga kasi syempre maraming kandidata ngayon talaga dito sa Miss Universe Philippines. Ang masasabi natin, di ka libre, as in talagang maloloka ka dahil antindi ng mga kandidata dito, mga halimaw. Halimaw in terms of gano'n sila kagaling pagdating sa mundo ng pageantry. Dahil may mga napatunayan na sila. Kumbaga talagang mas may tuturing mo silang mga veteranang mga kandidata na lumalaban sa mundo ng pageantry. At hindi lang sila basta-basta kandidata kasi mga reyna talaga sila sa entablado ng beauty pageant. So kahapon nga, in-announce nga ng Tagig ang kanilang magiging pambato dito sa Miss Universe Philippines. At ito nga ay wala ng iba kundi si Christy Magcary. Kung saan naman talaga masasabi ko, oh my God. As in talagang malaking oh my God. Isa kasi siyang credible na kandidata at masasabi ko, oh my God, bakit ka sumali? Talagang pinakakaba mo kaming lahat. Kasi syempre alam natin yung kalibre na meron ito si Christy pagdating sa mundo ng pageantry. At talaga namang masasabi ko, hindi ito basta-basta nagpapatalo dahil minsan niya nang pinatunayan sa atin kung ano ang kalibre na meron siya. Pero kasi ang naloka ako, ang kanyang makakatapat dito sa Miss Universe Philippines, syempre ang pambato ng Cebu kung saan naman kinoronahan naman nila nung nakaraan. Ito nga ay wala ng iba kundi si Chris Stephanie Hanson. Kung saan naman talagang masasabi ko, oh my God! Talagang matinding bardagulan na sila kasi isipin mo naman, ito ay Miss Intercontinental noong 2014 at naging second runner-up sa Miss Intercontinental. At siya ang nagputong ng corona dito kay Christy Magcary sa Binibining Pilipinas noong 2015. Isipin mo ngayon, magpatapat silang dalawa sa Miss Universe. Parehas Binibining Pilipinas title holder at parehas ng title ang nakuha. Intercontinental, and then parehas may napatunayan sa Miss Intercontinental dahil second runner-up and first runner-up. So ang lamang lang dito ni Christy Magcary, syempre yung height niya, diba? So yun, kung iisipin mo, closer to closer ang kanilang labanan. So ang tanong dito sa Miss Universe Philippines, kung si Chris Stephanie Hanson ay naging second runner-up sa Miss Intercontinental, kaya niya kayang kabugin itong si Christy Magcary dito sa Miss Universe Philippines na nakakuha ng highest position sa Miss Intercontinental during her time. So, di ba? So, dito mapapatunayan ng dalawang kandidatang to kung gaano talaga kakalibre pagdating sa, syempre, pasarela, beauty, at saka syempre, kung gaano sila kagaling pagdating sa communication skills. O, di ba? So, sobrang exciting talaga ngayon ang Miss Universe Philippines. Pero kung ako ang tatanungin mo, syempre, mas gusto ko makita sa kanila yung kanilang transformation to how to get the crown talaga sa Miss Universe Philippines. Kasi syempre, hamon to sa kanila. Hindi pinag-uusapan dito kung ano ba ang narating niya or ano ba ang naging position niya. Siya ba ay second runner-up at ito ay first runner-up? Wala yan eh. Ang valid dito, yung kanilang galaw pagdating sa Miss Universe Philippines. Kung gaano ba sila kalakas, katibay, katindi. Kasi syempre madaming hamon ang Miss Universe Philippines at dito magkakaalaman sa mga challenge nila kung sino nga ba ang kadapat-dapat na ipadala natin sa kanilang dalawa sa Miss Universe. Pero ang tanong ko, isa nga ba sa kanilang dalawa ang mag-uwi ng corona ngayon taon na to? Oo naman, bakit naman hindi? Possible na mangyari yan at malaki ang posibilidad dahil masasabi ko naman na
kung titingnan mo naman silang dalawa ay talaga namang qualified for the Miss Universe. So, isang 34 years old at isang 33 years old. Diba? So, yon. So, sino nga ba ang world experience sa kanilang dalawa? So, yun yung aalamin natin pagdating dito sa Miss Universe. Siyempre, ang inaabangan ko dyan kung gaano na sila katindi. Kasi, siyempre, noon during her time ng binibining Pilipinas, hindi natin masabi na, ay, eto magaling. Basta ang alam natin, lumaban sila noon. At maraming corona noon na pinag-aagawan. Kumbaga, kung ako magaling, basta sigurado ako mananalo ako dito. Kasi 6 ang corona noon sa binibining Pilipinas o 5. Dito sa Miss Universe Philippines, iisa lang. At iisa ang pinag-aagawan nila. Ayun yung titulong Miss Universe Philippines. Diba? Kaya mahirap kasi kailangan talaga patunayan nila yung sarili nila. Pagdating sa advocacy, pagdating sa kanilang galawan, and then of course yung communication skills nila, lahat yan ititest. So saan ba sila di kalibre? Pero syempre ang inaabangan ko kung sino ang magpapakita ng the best packaging sa kanila. Syempre dapat ayun yung una nilang baguhin. Kasi parehas silang binibining Pilipinas Queen. Halimbawa makita pa rin natin sa kanila yung Chris Stephanie Johnson na lumaban noon sa binibining Pilipinas at si Christy Magkery na style niya noon lumaban siya sa binibining Pilipinas. Syempre nag-hope ako na medyo iba na yung atake nila ngayon. Mas level up. Ganon. And then of course exciting kasi parehas naman silang maganda. Alam mo ko ako tatanungin mo sa totoo lang gusto ko ang mukha ni Chris Stephanie Johnson kasi kapag inayusan mo na siya tapos tinapangan mo talaga ng ayos. Oh my God. Talagang lumalabas talaga yung tunay na ganda. Pero isa sa mga gusto ko sa kanya, yung kanyang kung paano siya umaura sa entablado. Kasi meron siyang transition na tinatawag. Yung alam mo yung biglang mag-fierce, tapos biglang ngingiti. Plus, ang ganda talaga ng mukha niya, face value. Yung face value na makikita mo sa kanya, yung Filipina beauty queen. Di ba? Yung beauty ng Pinay. Ayun yung makikita mo kay Chris Stephanie. Actually, kahit naman yung during ng time niya noon sa sa binibining Pilipinas, nagustuhan ko kasi mayroon siyang mga ayos talaga pag may-makeupan siya. Bulag talaga eh. Sobrang ang ganda. Tapos at yung time pa na niya noon, sobrang payat pa siya. So I hope na ayun nga lang magbawa siya ng timbang ngayon kasi medyo parang feeling ko nag-gain siya. Tapos siguro mas maganda kung magda-diet siya konti para bumalik talaga yung dati niya talagang na pasabog na itsura, di ba? Maganda naman siya ngayon. Actually, mas gumanda siya ngayon eh. Mas kita mo yung aura niya, di ba? Kung papansinin mo. And then, syempre nag-expect ako sa kanya na kailangan mag-train pa siya ng pasarela. Yung pasarela na alam mo yung kakabog. Kasi medyo nakakatakot din yung katapat niya. Ito kasi si Chris Stephanie. Ito kasi si Chris Magkery. Siyempre yung height, di ba? Number one sa kanya. Saka may charm yung beauty. Yung alam mo yun, pag tinignan mo naman kasi si Chris, parang magugustuhan mo kay Christy yung yung charm ng mukha, yung smile, di ba? Kapag nag-smile siya talagang antamis, saka yung eye nagko-connect doon sa smile. So yun yung panlaban niya. Plus ang haba ng mga bias. Kaya nga sabi ko, nakakaloka tong bagdagulan ng dalawang kandidatang to. Ayoko silang sabihin na, nako, mas panalo dito si Christy. No, parehas silang may ino-offer na kakaiba, nagugustuhin mo eh. Naikikip mo sila eh sa laban na to. Kasi parang sasabihin mo, parehas sila kasing magaling. Parehas silang may ibinubuga talaga. So magkaiba yung atake, pero parehas silang may pasabog eh. At sabi ko nga, si Chris Stephanie Johnson, pag inayusan mo yan, tapos dinamitan mo ng bonggang-bongga, talagang maloloka ka na sa kanya eh. Yung hindi siya basta-basta nasasabihin mo magpapakabog. Kaya lang, sabi ko nga, kailangan lang niya magpapayat ngayon ng konti para mas pumalo pa siya ng bonggang-bongga. Kasi ayun yung magiging sagabal sa kanya. Kasi ngayon, isipin mo ha, ang payat ng kalaban. Tapos ikaw medyo so mas parang yung panalo yung payat, di ba, kung titignan mo. Pero kasi kung mag-gain siya, ayun, sobrang talagang perfect niya na for the Miss Universe. And then, of course, umaasa din ako na more on styling,
more on pasabog. Saka Cebuana to, hindi to basta-basta magpapatalo. Alam nyo naman ang mga Cebuana, di ba? Sabi nga nila, basta Cebuana, guwapa, o di ba? So, totoo naman yon, I agree naman. And then, hanggang ngayon ha, talaga yung beautiful face niya, face card value talaga. Sabi ko, ito yung si Chris Stephanie Hanson, talaga yung makikita mo talaga yung ganda. Oh my God, maluloka ka sa kanya. And then, ito naman si Christy McGarry. Siyempre, Diyos ko, wala na tayong pag-uusapan dyan kasi parang feeling ko nasa kanya na lahat. But, siyempre, kailangan niya mag-ingat. Sabi ko nga, kailangan lang siyempre ng konting mas malalim at mas determinasyon na laban. Kasi siyempre, Miss Universe Philippines to. So, dapat maramdaman mo sa kanila na yung dedication nila sa Pilipinas talaga. Yun nandoon talaga na ang inilalaban nila dito, hindi yung sarili nila eh. Dapat yung country talaga natin. Yung mararamdaman mo sa kanila na I'm here because I'm willing to serve sa Pilipinas. At saka gusto ko talaga na ipakita sa stage, sa international stage ko ano ang ganda ng Pilipinas katulad ng ganda niya. So yun, ayun yung gusto ko makita sa mga kandidata, yung lalim nila pagdating sa pagmamahal nila sa bansa nila. Kasi marami kasi mga kandidata ngayon na sumasali sila sa beauty pageant para magamit yung platform na to para sa kanilang pansariling promotion, 'di ba? So, ayoko naman ng ganun. Mas gusto ko syempre na meron ka talagang platform, gagamitin mo yung platform na to para sa iyong advocacy at saka kung ano man yung gusto mong i-address. At saka syempre nandoon dapat maramdaman namin yung dedication mo talaga doon sa Pilipinas as a Filipino citizen. So, yun yung gusto kong makita sa mga kandidata natin na lumalakok ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Kasi ang beauty face, nandiyan yan eh. Pero kasi yung dedication, yung work hard, yung determination na tinatawag, ayun talaga yung dapat natin maramdaman na nakikita mo na hindi lang nila mahal yung sarili nila, mahal nila yung bansa natin. Kaya gusto nila mag-compete sa international pageant dahil meron silang pagmamahal sa bansa natin na gusto nilang ipanalo to pagdating sa larangan ng beauty contest. Diba? So yon, kasi kapag ganun yung kandidata mo, umasa ka na ang bawat eksena na lalabas sa kanya ay may puso, may damdamin, at mararamdaman mo ang galing at ganda ng Pilipinas. So yon. So yun yung gusto kong makita kay Chris McGarry at saka dito kay Chris Stephanie Hanson. So sabi ko nga, lahat sila nang nagko-compete dito sa Miss Universe Philippines, andiyan yung ganda, andiyan yung galing. Pero kasi sino ang may dedication? So yon. So yun yung abangan natin. Saka syempre ko ano yung repackaging nila. Ayoko naman na makita na lang sa kanila kung ano yung nakikita natin ngayon. Syempre gusto ko may aabangan tayo sa kanilang transformation, pagbabago, at kung paano nila talaga susungkitin yung corona ng Miss Universe Philippines. Sabi ko nga kahit anong tangkad ni Christy McGarry, eh kung si Chris Stephanie Hanson naman ay talaga naman masasabi mo magpapasabog siya ng bonggang-bongga dahil lalaban siya. Kaya niyang talunin. At ganun din si Chris McGarry. Kung ano man yung paghahanda na gagawin niya, compete dito kay Stephanie Hanson, so kaya nilang kabugin. Actually, hindi naman nila kailangan magpaliksahan eh. Ang kailangan lang nila ipakita yung galing nila as a Filipina candidates dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Do you agree guys? So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys. Guys, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.